earner ng Mindanao. Ladies and gentlemen, let's all welcome Mr. Denmark Ebola! Good morning, Englobal! Di ko kayo marunay, good morning, Englobal! Pagabilang, nasa Jensen ako, nag-hammer time ako doon ngayon, nasa Manila naman. Anyway, I won't go long. I-share ko sa inyo kung paano ako nagsimula at paano ako na-involve sa Englobal. Okay lang po ba yun? So my name is Denmark Ebora. Na-invite po ako way back August of 2008. Na-invita ako ng crush ko. Nagkaroon ba kayo ng crush? Crush ba kayo ng crush nyo? Yun lang, hindi ano. Guys, way back na ko estudyante that time, every time itong babaeng ito dumadaan sa classroom, inaamoy ko lang. Why? Ako yung tipo ng tao na hindi ako pinapansin. Isa ko transferee from Mindanao, doon ako sa Manila. And one day, itong babaeng ito tumabi sa akin. Pagtabi sa akin, sabay akbay, sabi niya, "Your DM, right? Yes, you know me." Sabi niya sa akin, "Hindi, nabasa ko sa name tag mo." Akala ko kilala niya ako. Then one day, sabi niya sa akin, "DM, may gagawin ka ba mamaya?" Sabi ko, wala naman, bakit? Siyempre, pag crush mo, ang invite sa'yo or kumausap sa'yo, automatic yung wala kang schedule. Correct? So sabi niya sa akin, kung wala kang gagawin mamaya, sumama ka sa akin, mag-e-enjoy tayo. Iba ang iniisip ko. Ano iniisip nyo? Ganon ang iniisip ko. So here comes si DM, after class, after school, sumama sa kanya. Hindi ko alam, dadali niya pala ako sa isang seminar. So biktima ako ng kidnap. Alam mo yung kidnap? Yung hindi mo alam sa kagukuta. But because crush ko siya, napasama ko ako. Since nandun na ako, ayaw ko nang mapahiya yung nag-invite sa akin, tinapos ko yung seminar, tinapos yung presentation. And guess what? I was amazed, I was mesmerized. Why? Naintindi ako yung business. Yun nga lang, I have one dilemma. Wala akong pera. Estudyante, 21 years old. Pero! Bakit ako nasa harapan ninyo ngayon? Simple lang. Pagkatapos ng presentation, sabi niya sa akin, "DM, pag nag-join ka, ako ang apply mo." Sabi ko, "Tapos? Sis, ako ang apply mo, lagi tayong magkasama." Sabi ko, "Give me 3 days, gawa ko ng paraan yan." Alam niyo ba sino yung apply ko na yun? Alam niyo ba sino yung apply ko na yun? Si Jason Alburo. Palakpakan naman. Nandiyan ba siya? So ibig sabihin, pag gusto maraming paraan, pag ayaw, gagawa ka ng... And I started the business part-time. Habang nag-aaral sa umaga, sa gabi, nagne-negosyo. I was so excited. Niyayakap ko pa yung paper bag. Sabi ko, grabe, yayaman na ako. Kahit hindi ko alam paano magsimula, anong gagawin ko, but the excitement was there. In-invite ko lahat, ang classmate ko, ang kamakana ko, in-invite ko lahat. And guess what? Ask me, kung may na-join o wala. Correct. Walang nag-join. Sa awa ng Diyos, naawa sa akin nanay ko, "Anak, may nag-join na ba?" Sabi ko, "Ma, wala pa. Ako na lang." So my first income on my first month was 500 pesos. Naawa sa akin nanay ko. Walang mag-join eh. And I was so disappointed. Why? Ang dami nagsishare. Nagka-kotse, nagka-bahay, nagka-condo, travel abroad. And my first month was 500. Sabi ko sa sarili ko, lokohan ba to? I have two choice. Sabi ko, itutuloy ko ba o ititigil ko na? May career naman ako as a nursing student. Pero sabi ko sa sarili ko, kung talagang lokohan to, bakit may umayaman? Ibig sabihin, may ginagawa sila na hindi ko ginagawa. At meron silang alam na hindi ko alam. All I need to do is ask them at magpa-mentor. Tama mo ba? And guess what? Inaral ko ang negosyo. I attended trainings. Nagpa-mentor, nakinig. Nag-emulate ng mga top earners. Ginaya ko sila.
on my second month, pumaas ang income ko. Tanong nyo magkano? One pint! Tumaso ba? Tumas naman. And I begin to appreciate small things. Lahat ng malalaki nag-umpisa sa maliit. Kailangan pala i-appreciate mo yung mga maliit na bagay na nangyayari sa'yo. Yung 1-5 naging 3,000, naging 7, naging 10, naging 20. Doon ako nakuhang nung kumita ko ng 31 mil isang 1 part-time. Wala po kayong kabuhay-buhay kausap. 31,000 for me when I was a student part-time was a big thing. Sabi ko sa sarili ko, I asked my teachers, ma'am, magkano pong kinikita mo as my clinical instructor? Sabi niya, ba't natatanong? Wala lang po, kasi ikaw future ko, nurse ka eh. Sabi niya, I'm earning 21,000 per month, di I'm sure full-time clinical instructor. Sabi ko, parang may mali. Siya full-time 21,000, ako part-time 31,000. Doon ko na-appreciate yung business. Sabi ko, this will become my home. Ito ang kaaraling ko. Tinapos ko ang nursing career ko. I passed the board exam, so that's why I became a registered nurse. Sinubuka mag-apply ng hospital. RN ulit, rejected nurse. Walang bakante. Anong ginawa ko? Kinaraling global, registered networker, RN ulit. After so many years, RN ulit, rich nurse. I hit my first million almost 1 year. I bought my first car, brand new Fortuner. Nung nalaman ng tatay ko na ang kanyang anak na estudyante nagbili ng Fortuner, ang tanong, natutuwa ang matatakot. Natakot ho, hindi po natuwa. Sabi niya, tumawag sa akin. Sabi ko, yes pa, este dad, may pera na po kasi ako. Anak, nabalitaan namin ng nanay mo, bumili ka ng Fortuner. Sabi ko, yes dad. Anak, pinag-aral ka namin ng nursing. Drug pusher ka na ba? Sabi ko, networking to. Hindi po ito drug pushing. Sabi niya, wala akong pakalam sa network. Kung ano man yan, magtapos ka ng pag-aaral. Hindi alam ng magulang ko na tinutuloy ko yung global kahit wala silang idea. On my second year, I bought the first car, Fortuner. On my second year, I bought a brand new Montero Sports. Ang pangarap kasi ng magulang ko sa akin mag-doktor. Pero since ayaw ko na ng doktor, gusto ko na ng bilog-bilog. Nakakapagod na bakaran. Para sila pumayag, ang ginawa ko, binigyan ko ng regalo tatay ko. Sabi ko, Dad, susi, brand new Montero Sports, okay lang ba na hindi na ako mag-doktor? Sabi niya eh, sige, kung yan talaga gusto mo eh, supporta ka namin. So, pag may negative yung magulang, dapat may suhul ka. Tama? At nagtuloy-tuloy pa, nakabili ako ng condo unit sa Davao worth 3.5 million 2-bedroom. And my second car on my personal car, dream car ko, brand new Ford Mustang. Pwede raw ba? Yung Ford Mustang na yun, doon ko na experience yung artista level. Yung tipong magpapark ka lang, yung mga babae nagtitilian. One experience of mine, pagpark ko ng Ford Mustang ko, merong dalawang sexing babae lumapit sa akin. Akala ko ay doon, sabi niya, sir, pwede magpa-picture? Ako naman sure, sino picture sa akin? Hindi sir, kami, picture mo sa kotse mo. Sabi ko lang niya, yung kotse pala ang pogi, hindi ako. At nagtuloy-tuloy pa, last June of 24 birthday ko, I asked myself, ano kaya masarap na birthday gift sa sarili? Namili ako ng Ranger, namili ako ng H2 Hammer. Pinost sa Facebook, anong masarap bilhin? Hammer or Ranger? Ang dami nag-comment, Hammer. Last 4 days ago, sino po ang nanonood ng probinsyano? Yung pulis na hindi namamatay. Yung Hammer po doon,
na ginagamit, yun po ang binili ko. Birthday gift sa sarili. That was my third car. Napagkamara na po akong drug, belong sa drugs sa condo namin. Kasi pinapark ko yung Hammer, pinapark ko yung Mustang. Sabi yan, drugs yan, drugs. At eto pa, nung isang araw lang ho, galing po ng Jensen. That was my first time na dinala yung Hammer ko sa Jensen. Tatlo lang po ang may Hammer sa Jensen. Senator Manny Pacquiao, may-ari ng mall si Gaisano, at yung isa, hardware ang mga negosyo. Pang-apat po ako. Nagkataon, magkakumula kami ni Manny Pacquiao ng Hammer. Eto, si DM, dumating ng Jensen, first time. Yung Hammer ko, pinarap ko sa pang-inasal. That was 1 p.m. Habang kumakain ako, merong asawa. Sabi nung babae, dali. Tinan mo yung Hammer, ang ganda, black. Sabi nung asawa niya, ah, oo, kilala ko yan. Ang may-ari yan si Pacquiao. Sabi nung babae, talaga? Bakit yung baba, hindi naman si Pacquiao, bata naman, pogi din sa binata. Sabi nung asawa, hindi nga. Si Pacquiao lang ang may Hammer na ganyan sa Jensen. E sino nga yun? Baka driver niya. Ang sarap sampalin. Napagkaman ang driver ni Manny Pacquiao. Sabi ko, ayaw ko lang sa Jensen. Guys, kaya po, for the past 10 years, even though this is my first company, napabilis ang pagkasenso ko, I'll give you one tip. I never treat AIM Global as Doc Ed's or Sir Francis or Sir John's business. Because this is my business. Pag inisip mo, distributor ka lang, iba ang dalaw mo. Pero pag inisip mo, negosyo mo to, kumpanya mo to, iba ang malasakit mo, iba ang pagkatrabaho mo, poprotektahan mo ang negosyo mo. So don't think like a distributor, but think like a businessman. Because believe me guys, pag ganun ang mindset mo, dire-dire-diretso, wala kang drama, wala kang excuses, ang pagkatrabaho mo, dire-diretso. And one day, oras mo naman na mag-share dito. Kaya guys, tama na ang drama, tama na ang excuses. Keso ang parents mo, ang classmate mo, ang kapamilya mo, ang kuya mo, ang asawa mo, negative, no. You alone is enough for you to change your life. Before I end my sharing, I want to thank God for this opportunity, the talent, the wisdom na binigay niya sa akin, na kung saan, hindi ko po in-imagine na at this point of time, kinikita ko right now, pinakamahina ko per day, 10,000, 15, 20, dun po nag-average yung income ko right now. Sabi ko sa sarili ko, next year, bibili na ako ng lupa. According to Sir Francis, dapat daw minimum 3,000 square meters. Sabi ko, sige sir, tatrabahuin ko yan. Para dugo na yung greenhouse ko. I want to thank God, and of course, I want to thank my upline Jason Alburo, thank you. Kasi dahil maganda ka, napajoin ako. Upline Ramon and Beth Alburo, ayun ang Dragon Family, thank you very much. Sa mga board of directors, kay Sir Francis, Sir John, kay Doc Ed. At sa mga vice presidents natin, kay Sir George and Sir Arnelimpin. And sa mga speakers, bureau, marketing team. Hindi nyo lang alam kung paano mo na natulungan. Sobrang grabe pang aprosiso ko sa inyo. At sa lahat ng Complete Alliance sa Empire International, thank you very much. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito. Kaya guys, sa mga nangangarap, sa mga nasisit zone, sa mga nare-reject, sa mga pinalayas kasi nag-networking siya, tumuloy ka lang. Because believe me, one day,